Magandang araw, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Cora. Ako po ay 37 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari dito lang din sa aming tahanan noong taong 2003. Magmula noong magkaisip ako ay dito na sa bayan sa Santa Catalina kami nakatira. Malapit ang aming bahay sa paanan ng bundok. Ikatlo ako sa apat na magkakapatid. Ako lang din ang nag-iisang babae. Kasama ko po ang aking kuya Eman nang mangyari ang isang kababalaghang hindi ko inaasahang mararanasan namin sa presensya ng isang aswang na mangalok. Bale, kamamatay lang po noon ang aking lolo Tasio. Dito sa amin, malayo po ang punerarya kaya kapag may patay, hindi na po patagalan ang pagkikipaglamay. Natatakot po kasi kami na baka mangamoy ang aming mga kaanak na yumauna. Yung bahay namin ay sementado kahit nasa paanan kami ng bundok. May malawak na silong kung saan ito ang nagsisilbing tambakan ng aming mga lumang gamit. Maganda ang pagkakadisenyo na mas nagmumukha itong bahay bakasyunan kaysa sa tahanan talaga. Ito ay dahil sa dalawa pa naming kuya ang nasa Dumaguete at nagsipagtrabaho. Buwanan sila magpadala ng pera kaya kahit papaano nakapagpundar kami ng mga alagang hayop kagaya ng baboy, manok at kalabaw na ginagamit ni Tatang sa pagsasaka. Si Lolo Tasio naman ay kinuha ni na Tatang dahil wala na daw mag-aalaga sa kanya sa bahay nila. Nakabukod na kasi si na Tatang kaya naisip namin narito din naman kami mga apo na mag-aasikaso sa kanya. Alam po naming may karamdamang si Lolo, ngunit biglaan po ang pagkamatay niya. Lingid sa kaalaman ng marami, biktima po si Lolo ng kulam. Nagsimula lang po ito sa agawan ng hangganan ng boundary ng lupain, Sir Carr. Inangkin ng karating may-ari ang mga pananim na niyog ni Lolo Tasio na parte na daw ng kanyang lupain kasi lumagpas na daw ito sa lugar kung saan ito nararapat na nakatanim. Inilaban ni Lolo ang kanyang karapatan sa barangay. Naging maayos naman ang pag-uusap sa tulong na din ng kanilang mga hawak na ebidensya. Walang naging pag-angal sa magkabilang panig kaya napanatag si na Tatang at Inang kahit papano. Natahimik din sa wakas ang tungkol sa issue kaya saglit kaming naging mapayapa sa bahay. Makalipas lang ang ilang araw, nagulantang kaming lahat nang maabutan si Lolo Tasio na dumadaing. Masakit daw ang kanyang dibdib kaya naisip namin baka may problema lang sa kanyang baga. Isinugod siya ni na Tatang sa ospital at pinasuri. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor at sinabing wala naman silang makitang mali sa kalagayan ni Lolo. Maayos naman ito at walang sakit. Nagkatinginan si na Tatang at Inang noong mga oras na yon. Parehong nagtataka. Wala daw sakit si Lolo pero kung makadaing ito ay halos hindi na raw makahinga sa labis na sakit. Gayon na lang ang pag-aalala namin. Hindi rin kinonfine ni Doc ang aming abuelo dahil nga wala naman daw itong nakitang senyales ng pagkakasakit. Inuwi namin si Lolo at hinayaang magpahinga sa bahay. Medyo humupa ang kanyang pakiramdam pero alam kong hindi magtatagal ang ganong sitwasyon dahil kahit noong pauwi pa lang, ay sinasabi niyang hindi raw talaga maganda ang pakiramdam niya. Hindi ko akalaing sa mga susunod na gabi ay hindi na kami magkakaroon ng matinong tulog. Tuwing oras ng paghiga sa papag, umaatake ang sakit ni Lolo. Umuungol siya at umaatungal sa sakit. Panay pa ang pukpok niya sa kanyang dibdib na parabang hindi siya makahinga. Labis-labis ang aming pag-aalala sa kanya kaya hindi ako nakatanggi ng utusan ako ni Tatang na magpunta sa baryo para sunduin si Cafredo, isang albularyo. Natatakot ako maglakad dahil madilim pa sa kalsada namin noon. Hindi pa naaasikaso ang mga streetlight at hindi pa sementado ang daan. Gayunpaman, mabilis akong tumakbo kaya hindi na ako matatagalan sa pagsundo sa albularyo. Naiiyak ako ng mga oras na iyon dahil sa labis na kaba. Mabuti na lang na sa bahay na niya ang albularyo nang makarating ako doon.
Hindi na ako nagaksaya ng panahon at ipinaalam kaagad sa kanya ang sadya ko. At pagbalik ko sa bahay, magkasama na kami ni Cafredo. Dala niya ang bag niyang kulay asul kung saan naroroon ang kanyang mga parapernalya sa pagtatawas. Pareho kaming pawisan at nagkatinginan nang marinig sa labas pa lamang ng bahay ang nangihinang daing ni Lolo. Isinagawa kaagad ang pagtatawas. Pilit man kaming palabasin ni Inang sa kwartong inuukupan ni Lolo, pero nakahanap pa din ako ng paraan para makasilip sa pamamagitan ng pag-akyat sa marko ng dingding. Nakita ko ng pahiran ng kung anong langis sa kanyang noo si Lolo sa kahinipan ni Mang Fredo ang kanyang ulo kasabay ng pag-usal ng mga banyagang ritual na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Tinanggal pa nila ang damit ni Lolo at labis kong ikinasinghap nang makitang butas na ang kanyang dibdib. Nagnanana at may naglalabasang mga bubuyog. Muntikan na akong mahulog nang masaksihan ang nakakahindik na pangyayari sa kanyang dibdib. Kaya mangiyak-ngiyak na bumaba ako para magtungo sa kusina. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Namataan ko ang bunso naming kapatid na parang walang reaksyon sa nangyayari kay Lolo. Nagbabasa lang siya ng magasin at hindi ba hinahayaang maapektuhan ng mga daing na umaalingaungaw sa kabuuan ng bahay namin. Siguro ganito na ang mga batang masyadong malapit sa kanilang abuelo. Si Donnie, ang bunso naming kapatid, ay masyadong malapit kay Lolo. Naiintindihan ko na marahil, ginagawa niya lang ang bagay na iyon para huwag siyang masyadong malungkot sa nangyayari kay Lolo. Nang marinig namin na nag-iiyakan na sina Tatang at Inang sa loob ng silid, napayuko ako. Wala pa man kaming nababalitaan eh, alam ko lang may nangyaring hindi maganda. Baka hindi natiis ni Lolo ang sakit at mas pinili na lang na sumakabil ang buhay. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ako ni Inang. Sabi niya, kailangan ko daw ipaalam kina Kuya Eman ang nangyari. Tumalima ako kasama si Donnie na kahit pilitin mang magpakatatagay, natibag pa din ang pagbabalat kayo niya. Tuluyan pa din siyang napaiyak. Ilang kilometro din ang layo ng baryo mula sa aming tahanan, pero merong tindahan doon kung saan pwede kaming makitawag through landline. Sa isang agrivet nagtatrabaho sina Kuya, kaya mabilis namin silang makokontak, lalo na at kabisado naman namin ang kanilang numero. Nataranta sina Kuya Eman at Kuya Romel nang malaman nila ang nangyari kay Lolo. Agaran silang nagpaalam sa kanilang amo dahil magkasama lang din naman sila sa trabaho. Panatag kaming umuwi ni Donnie at ipinaalam kina Tatang na nakausap na namin ang aming dalawang kuya at ang sabi ay uuwi sila agad. Pumasok kaming dalawa sa kwarto. Nakita ko si Lolo Sir Carr. Pinalibutan ng albularyo si Cafredo ng mga pangontra, di umano sa mga aswang. Bilin pa niya. Huwag daw naming iiwan ang bangkay ng nag-iisa. Nagpaalam si Tatang na aalis para maipaalam sa ibang mga kaanak ang pagpanaw ni Lolo. Ako naman ay nagsimula na sa mga gawain. Totoong gusto kong magpahinga, pero dahil sa gabi nangyari ang paglisan ng aking abuelo, mukhang wala akong karapatang matulog. Kailangan kong tumao sa kusina para may maihanda ako. Lalo na't maya-maya lang ay alam kong magsisidatingan ang iba pa naming mga kaanak mula sa kabilang bayan. Iniwan ko sina Inang at Donnie sa kwarto kung nasaan si Lolo. Pare-pareho kaming nagluluksa pero tingin ko mas sobra ang kalungkutan ni Donnie. Hindi man lang siya nagsasalita, basta patak lang ng patak ang kanyang luha. Bandang alas 11 ng gabi, dumating sina Kuya. Kagaya kanina, bumaha na naman ng luha dahil sa bigla ang pagkamatay ng aming lolo. Nag-usap at nagkwentuhan kaming mag-anak hanggang sa dumating si Tatang kasama sina Auntie Laura na nakababatang kapatid ni Tatang. Salitan kami sa pagtulog, Sir Carl.
Hindi kasi nilulubayan ni Inang sa pagpapaalala ang mga kasamahan namin sa bahay na huwag tutulugan o iiwanan ang patay. Pero si Donnie na nananahimik sa tabi ay kanina pa pala may napapansin. Ikinuwento niya lang sa akin ang tungkol doon nang mahiga kaming dalawa sa kabilang kwarto bago kami matulog. Sabi niya, noong magpunta daw ako sa kusina para magsalang ng tubig sa takore, may nahagip siyang ulo ng isang taong dumudungaw-dungaw sa bintana. Hindi niya naman matiyak kung sino dahil bigla siyang natakot at hindi nakapagsalita. Tapos naging weirdo daw bigla si Inang. Yung bigla na lang hahalakhak tapos basta na lang siyang sinampal sabay tanong kung ano daw ang nangyayari sa kanya. Na kung tutuusin, dapat siya ang nagtatanong niyon kay nanay. Tinanong ko siya kung sino sa tingin niya ang sumilip sa bintana, eh kami lang naman ang naiwan at wala pang dumarating kanina. Sabi niya, si Aling Bani daw ang naaaninag niya. Naglalaway at mukhang takam na takam. Bigla akong kinilabutan. Si Aling Bani kasi ang kaaway ni Lolo sa agawan na hangganan ng kanilang mga lupain. Kung siya ang nakita ni Donnie, baka naniniguro ang matanda na patay na talaga ang aming abuelo. Naisip ko bakit nila nasabing kinulam si Lolo. Gayong ang pagkakaalam ko, pinag-uusapang aswang si Aling Bani sa ibang bayan. Napabalita na dati na may binugbog siya gamit ang kanyang kakaibang lakas para pagurin ang kanyang biktima. Dahil sa aking nalaman, ni hindi ako nakatulog kahit saglit lang. Palagi akong napapalingon kahit saan. Tingin ko, nakikita ako na din yung babaeng sinasabi sa akin ni Donnie. Pagsapit ng umaga, matamlay akong bumangon. Mabigat ang ulo ko pero kailangan kong kumilos. Naghahanap na ang mga tao ng makakatulong para maisagawa ang huling himlayan ni Lolo. Umalis si Natatang at Donnie kinatanghalian para maghanap ng gagawa sa kabaong. Sina Inang naman at Auntie Laura ay nagtungo sa bayan para bumili ng karagdagang kagamitan at pagkain para sa padasal. Noong araw, malayo kami sa punerarya kaya walang malalapitan na ready-made na kabaong. Si Kuya Romel naman ang nagpunta sa munisipyo para asikasuhin ang iilang papeles dahil bilang isang senior citizen. May kaunti kaming halagang matatanggap na abuloy para sa kanyang pagpapalibing. Bali ako lang at si Kuya Eman ang naiwan sa bahay. Ako ang naatasang magsindi ng kandila na hindi raw pwede mamatay kaya kailangan nakaabang ako. Si Kuya naman nag-aasikaso sa labas. Bawal daw kaming magwalis, maligo at kung ano-ano pa. Wala namang problema sa akin iyon. Nakagawian na naming sumunod sa mga pamahiin dahil iyon talaga ang nararapat. Bandang alas tres ng hapon nang medyo mapagod ako sa kakaupo sa harapan ni Lolo. May mga bata namang naglalaro sa may salas kaya naisip kong maupo na muna doon at utusan ang maliit kong pinsan na silip-silipin ang yumao. Iilang minuto lang ako naupo nang makarinig ako ng mga kaluskos sa silong. Tila ba mga kinukutkot na kuko? Sumama bigla ang pakiramdam ko. Nabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinikilabutan pero alam kong nangyayari lang ito kapag may presensya akong nararamdaman na mula sa isang nilalang na sigurado akong hindi tao. Pagkatapos na makaluskos, may kumalabog sa kwarto ni Lolo. Naalarma ako at nagmadali sa pagtayo sabay dungaw sa silid. Bahagyang nagulo ang nakapatong na kumot sa katawan ng aming lolo. Kinabahan ako. Kung talagang nakikita ni Donnie ang bulto ni Aling Bani kanina, ibig sabihin, naghahanap lang siya ng pagkakataon para marahil nakawin ng aming yumaong lolo. Nangangalit ang mga bagang na inutusan ko ang 10 taong gulang na pinsang kong si Pipay. Sabi ko sa kanya na kumuha ng asin sa kusina. Bumalik kaagad ang bata na dala ang lalagyan kasunod ni Kuya Eman. Siya man ay narinig din ang kalabog.
Ang mas nagpatindig palalo sa aking balahibo ay nang sabihin niyang nanggaling din siya sa silong para tingnan kung ano ba ang pinagmumulan ng mga kaluskos. Ikakwento ko na sana kay kuya ang sinabi ni Donnie nang biglang dumating sina Tatang, dala ang kabaong. Nakalimutan ko bigla ang kinatatakutan ko at hinayaan silang asikasuin ng lolo para maihiga na sa huling himlayan nito. Napanganga ang mga kapitbahay na nagsitulong ng pagtulungan nilang buhati ng bangkay. Napakagaan daw nito. Nagkatinginan kami bigla ni Donnie, pero wala kaming isinatinig. Muling sumapit ang umaga sa awa ng Diyos, hindi na nang gambala pa ang aswang kagabi. Siguro, nawalan siya ng pag-asa na magkaroon ng pagkakataong mahablot ang aming lolo. Nakatakda na siyang ilibing, kaya naman naghanda na din kami. Nagsimula ang padasal bandang 6 ng umaga. Kailangan 8 nakalibing na si lolo. Medyo lagpas na kasi siya sa 24 oras at nababahala na ang mga kaanak namin na baka wala ng sino man ang makikipaglibing oras ng mga amoy na ito. Nang simulan na namin ang huling prosesyon, naramdaman kong balisa si Donnie. Panay ang hawak niya sa akin, sabay titig sa kabaong ni lolo na pasan ni na kuya at ni na tatang. Pansin ko din na kanina pa nagre-reklamo ang kalalakihan na sobrang bigat daw ng kabaong, gayong kagabi ay sobrang gaan daw nito. Gayunpaman, mas nabahala ako sa ikinikilos ng aking kapatid. Nagtaka ko kaya palihim ko siyang tinanong kung anong problema. Sinabi niya sa akin na may marungis na babae raw ang nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Tawa ng tawa habang hawak ang sariwang atay ni lolo na mukhang nilalantakan daw ito. Si Aling Bami. Hindi ako nakapagsalita dahil sa kanyang sinabi. Naging blanko ako at walang maikomento. Pakiramdam ko, totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Kagabi din kasi ay narinig namin ni kuya ang mga kaluskos. Hinarap ko si Donnie at tinanong kung sigurado ba siya sa nakita niya. Tumango ang aking kapatid. Naniwala ako sa kanya, Sir Carl. Si Donnie kasi iyong tipo ng taong hindi marunong magsinungaling. Sa katunayan, mas napipingot siya dati ni kuya kapag nangungupit sila sa bulsa ng pantalon ni tatang. Si Donnie kasi ang tagasumbong. Nang ilapag na mga kasamahan namin ang kabaong para bindisyonan ng pare, saglit na binuksan ang takip nitong kahoy para makita sa huling pagkakataon ang aming namayapang lolo. Biglang pumalahaw ng iyak si Donnie. Lahat kami nagtaka sa kanyang inasal. Naiintindihan ko kung iiyak siya dahil hindi na niya makikita pa si lolo. Pero kakaiba ang atungal niya. Tila ba nasindak at nahindik na walang ibang mapagpipilian kundi iiyak na lamang ang nararamdamang takot. Pinakalma siya ni Inang. Makailang beses pang tumigil si Father sa pagsasalita dahil sa tuwing magsasalita na siya ay biglang iiyak si Donnie na nakakaagaw naman talaga ng pansin sa mga nakikipaglibing. Matapos iyon, hindi kami umalis kaagad na dalawa. Hinintay muna namin na maunang magsiuwian ang lahat maliban sa amin. Kinumpronta ko siya at kinausap. Sinabi ko kay Donnie na hindi maganda ang asal na ipinakita niya kanina. Bigla na naman siyang humagulgol at sinabi sa akin na hindi niya daw sinasadyang umiyak. Hindi niya lang matanggap na naglibing daw kami ng isang huwad na Lolo Tasyo. Nagtatakang tinignan ko lang siya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Aniya, hindi raw tao ang nilibing namin, kundi isang putol na katawan ng saging. Naramdaman ko na naman ang kilabot na gumapang mula sa aking paa, paakyat sa aking ulo. Dinetalye ni Donnie sa akin ang itsura ng aswang na hindi niya maintindihan kung bakit nagpapakita sa kanya kahit umagang umaga.
Muli na namang pumatak ang kanyang mga luha kaya wala kong ibang nagawa kundi aluin ang aking kapatid. Nagulat na lang kami nang biglang lumapit si Kuya Eman sa amin. Aniya, kagabi daw ay may nararamdaman na siyang kakaiba. Baka doon nagkaroon ng pagkakataon ang aswang na palitan si Lolo. Natatakot naman kami na ipaalam sa aming mga magulang ang nangyari dahil paniguradong pagagalitan kami. Baka nga saktan pa kami ni tatang na batid naming labis-labis ang pagluluksa sa pagkawala ng kanyang ama. Para masolusyonan ang aming problema, nag-iwan kami ng asin at bulak na may langis sa kama kung saan pumanaw si Lolo. Sabi kasi ng mga nakatatanda, lilipas pa ang ikatlong araw, saka malalaman ng yumao na siya ay patay na pala. Sabi din ng mga albularyo, babalik daw ang aswang na unang nakaamoy sa patay dahil naiwan pa sa kama ang kanyang amoy na mabango sa kanilang panglanghap. Kaya naman nanatili kaming tahimik hanggang sa sumapit nga ang takdang araw. Umaga iyon at nagkataong nagkakape kami nang may kumatok sa harapan ng aming bahay. Nagulat ako sa taong hindi ko inaasahang mabubungaran ko sa labas. Si Aling Bunny. Nangangalumata ang kanyang mga mata nang magmakaawa sa aming sabay hingi ng tawad. Siya daw ang nagbigay ng karamdaman kay Lolo Tasio. Nang marinig ito ni tatang ay halos magkanda iyak kami sa pag-awat sa kanya nang tinangka niyang tagain si Aling Bunny. Mabuti na lang nakatakbo pa ang ginang kasabay ang ginawang pananakot ni Kafredo dahil ayon sa kanya, may iniwan siyang ritual para manatiling magpaikot-ikot lang sa aming bahay si Aling Bunny nang tangkain niya kaming aswangin sa pag-asang makakaganti siya sa lahat ng kaanak ni Lolo Tasio. Huli na nang malaman naming si Aling Bunny pala ay dating mangkukulam. Nakalaunan ay naging aswang na rin. Ngunit dahil may proteksyon kami mula kay Kafredo, hindi niya kami nagawang saktan. Sa halip, siya pa ang nagkasakit at kusa na lang nawala sa aming bayan at hindi na kailanman nagpakita pa. May mga kamag-anak pa naman siya sa lugar namin. Pero tahimik naman sila at hindi nakikigulo sa problema ni Aling Bunny sa lupa. Hindi rin namin sila magawang idamay sa ginawa ng matanda. Mula nga noon ay hindi na kami kailanman ginambala pa ni Aling Bunny at hindi na rin naman siya nagpakita sa lugar namin. Sana lang saan man siya naroon ngayon, makonsensya siya sa ginawa niya kay Lolo. Hindi makatao ang ginawa niya sa aking abuelo, lalo na't ni minsan ay hindi siya pinagmalupitan ito at wala rin itong inagaw sa kanya na lupain. Hanggang dito na lamang po Sir Carl ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Cora. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.